Uy, nandito siya kasi pinilit manood ang vlog namin. Uy, nandito siya kasi kakilala niya kami. So, naobliga siya manood ang vlog namin. Kahit ano ka dun sa dalawang yon. Hello mga ka-borders! I'm Alliah at isa ako sa mga members ng Team Board. Bakit nga ba ako nasa harap ng... Noong isang araw, hindi ako makatulog, kakaisip ng content. Alam niyo yun? Kasi ang hirap ng walang talent. Hindi ako marunong sumayaw, hindi rin ako marunong kumanta. Let it go! Let it go! Oh, angry version yon. Oh, kilala niyo kasi nagregaya ko. Siyempre si Queen. Tapos, ayun, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. So, ang hirap mag-content. Hindi rin ako funny, hindi ako vlogger. So, ang hirap kasi na wala talent eh. Charat. So, nag-isip ako kung ano magiging content ko. Tapos naisip ko, saan ba ako mahilig? So, yan. Ang naisip ko yung content ay... ang kumain! Naisip ko kumain, magmukbang. Pero syempre, hindi lang ako kakain ng kakain ng kakain. Kasi hindi ako maganda kumain. Baka hindi nyo panoorin to. So naisip ko, kung ano ba yung magiging catchy. Wow, catchy, big word. So, let's start. Eh! Excited na ako kumain! Sisimulan ko na rin magkwento. Bakit nga ba Team Board yung pangalan namin? Kaya naging Team Board yung pangalan ng grupo namin kasi nabuo kami dahil sa boredom. Okay? Boredom. Nabuo kami dahil bored kami, ganyan. Gusto namin gumala dahil bored. Tapos ayun, nag-recruit hanggang sa dumami ng dumami. Siyempre, hindi naman talaga na-maintain yung ganung karaming members ng friendship, ng circle of friends namin. Kahit naman siguro sa inyo, may mga umaalis, pero for sure may reason kung bakit sila umaalis. Bakit kami nag-vlog? Dapat talaga dati pa kami nag-vlog. Gumagawa na kami ng mga short clips sa Facebook. Tapos dati kasi may YouTube channel lang kami, pero hindi na namin mabuksan yon. Hindi na namin siya mabuksan, kaya gumawa ulit kami ng bago. Tapos, ayun, hindi lang natuloy kasi busy na kasi grade 11, grade 12, tapos college, ang dami nang ginagawa. Kaya, ayun, hindi na namin talaga natuloy yung vlog namin. Dami pa namin plano dati, yung makeup tutorial, ganyan, kami mga girls, tapos mga boys, game ata sa cellphone, ganyan. Pero ayun, hindi nga natuloy. Hanggang ngayon, dahil ECQ nga tayo, may pandemic, COVID, ganyan. Ang daming time, kaya inaisipan namin na ituloy na yung ano. Yung pagbablog. Nabuo kami, nag-start yung, ano, yung Team Board talaga, 2016. Hindi pa ako sali nun eh, nung una-una talaga. Hindi pa ako sali nun.
December 29 ata yun, punta ng mall, sila Ken, sila Regine, tapos sila Happy, sila Harrison, tapos sila Carmela, tapos yung iba pa. Doon na nag-start hanggang sa dumami na, nakasali na ako. December 2019, every year, may ganap kami. Kasi, yan, sinaselebrate nung namin yung ano, anniversary namin. Kaya kami nagtagal siguro, hindi, ilang taon na kami, ilang taon na ba kami? 2016, 17, 18, 19, 20. Hindi namin naakalain na magtatagal kami ganito na 5 years. 5 years kami kasi ang motto namin sa buhay is hindi kailangan mag-adjust ng lahat para sa isa. Yan. I-explain ko yun na maayos mamaya kung bakit ayun yung naging motto namin. Pakwento ko kung ano yung naging sekreto namin. Kung bakit natutuloy yung mga outing namin. Kwento ko sa inyo. First outing, eto, 2016, yung sa Rosalinda nga. Ayan. 2017, eto. Eto, eto yung pinaka-konti eh. Pinaka-konti na sumama sa may morong Rosal. Pwede na yung sumama dyan kasi hindi pinayagan iba, tas yung iba busy, tas yung iba pumunta ang probinsya. Pero ako, sinundo nila ako dyan. Nila Carmela, ni Hobson, saka ni Regine. Kasi baka payagan. Di ba kasi kapag ganun, kapag sinusundo, may tendency na papayagan. Eh, ang ending, hindi pa rin ako pinayagan, girl. Umiyak na lang ako sa Gedli. Tapos, ayan, nag-send sila ng pictures. Siyempre, okay lang. Inggit-inggit na lang. Ito, 2018. Ito, sa Laguna, girl. Hot spring. Tag-init, nag-hot spring kami. Alam ko si Fred, because lala niyan eh. Si Fred yung nag-suggest yan. Girl! Para kami maganda paso-paso sa swimming pool. Hot spring ba naman? Yan, marami kami dyan kasi may iba pa kami kasama dyan bukod sa aming team girl. 2019, eto. Last year, eto naman yung sa may Laguna din. Shout out kay Tita Amaya D. Nag-provide sa amin ng van para matuloy itong swimming namin to. Tapos ayun, wait lang, kakain lang ako. Ang dami kong laman ng hamburger. May malaking patty. May kamatis, pipino, tapos itlog. 50 pesos lang to, guys. Order na kayo sa akin. PM niya lang ako kung gusto niya ako. Chop. So far, 5 years na kami, tapos going strong. Ayun pa, kaya kami nagtagal talaga kasi pinipilit talaga namin na magkita-kita talaga. Every may free time, every hindi busy, ganyan. Tapos kapag nami-miss yung iba, yung isa't isa, chat lang sa JC, tapos kita-kita. Tambayan talaga naman. Favorite tambayan namin kila CJ, sa bahay nila CJ. Halos doon na kami tumira. Kaya kilala na kami ng mga magulang ni CJ. Wait lang, kakain muna ako. Hindi na ako nabubusog, kakasalita. Panoorin mo muna ako kumain. Kakain muna ako bago ko i-share sa inyo kung ano yung tip kung bakit halos lahat ng gala namin is natutuloy at walang drawing. Alam, natandaan ko nga eh. May nagsabi sa amin na nakakatawa daw yung team board kasi parang mula at ang gala na hindi na drawing, magbibigay ako ng tips kung bakit galon, kung bakit hindi nagiging drawing yung ano namin. Yung mga gala namin. Pero kakain muna ako. Panoorin niyo muna ako kumain. Ina-try ko maging maganda ang pagkain. Hindi nakakaganda. Nakakaumal. Huli ko ito. I-dessert ko. I-dessert itong banana bread ni Carmela. Order kayo sa kanya. PM mo siya. Kalala niyo naman siya eh. PM niyo ako kung gusto niyo ng burger. Ayan. Kaya talaga ako nag-vlog kasi gusto ko i-promote yung mga tinda namin. Number one, kagaya na sinabi ko, may motto kami kung bakit laging natutuloy yung outing namin. Hindi kailangan mag-adjust ng lahat para sa isa. Shout out kay Jornes, kay Kenneth, siya nagpasimuno noon. Tapos pinaulit-ulit na lang namin, tapos naging motto na ng team board.
ayun, nakatulong naman talaga siya para matuloy yung mga plano namin sa buhay, yung mga gala namin. Kasi hindi talaga dapat na, hindi ba kakasama si Alliah? Huwag na natin ituloy. Ay, wala si Dugay. Huwag natin ituloy. It's a no-no-no, mga ka-borders. It's a no-no. Huwag niyang gagawin yun. Yung porket hindi nakasama yung isang miyembro ng kaibigan nyo, o yung isa nyong kaibigan, hindi nyo na itutuloy. Eh, paano naman yung iba nyong kaibigan na nag-plano din, di ba? Isipin nyo naman sila. Hindi. Joke lang. Oo, nakakalungkot na hindi kayo kumpleto sa isang outing. Nakakalungkot na hindi ang makakasama, na hindi ba kasama iba nyong kaibigan. Hindi lang kayo yung kailangan hinihintindi. Siyempre, di ba, paano naman yung mga ibang gusto talaga mag-streaming, tapos hindi lang matutuloy dahil sa akin, dahil hindi ako makakasama. Kaya, hindi naman talaga kailangan mag-adjust ng lahat para sa isa. Tuloy pa rin, life must go on, tuloy ang gala. Pangalawa, kailangan, kapag nakapag-commit ka, nakapag-commit ka na. Kailangan, kapag naka-oo ka, wala nang atrasan. Tapos kung may tendency naman na hindi ka talaga payagan, tapos naka-oo ka na, tag-ampag ka pa rin. Ako, kung ano ko yung nangyari sa akin. Hindi ako nakasama noong 2017, tapos konti lang talaga sila. Ang nangyari, lahat ng naka-oo na, nakasama na sa ambagan, nabilang na, kailangan magbayad pa rin, ambag ka pa rin kahit hindi ka makakasama. Kasi naka-oo ka ni. At paano yun? Madalagdagan sila ng ano? Ng babayaran kasi hindi ka makakasama, hindi ka magbabayad. Eh naka-oo ka lang, nabilang ka dun sa first ambagan na dapat talaga ayun lang yung token yung budget eh. Ang tendency, masyashort sila. Eh, syempre student lang kami, wala kami trabaho, asa kami sa magulang, ganyan kaya. Nasa kami sa allowance namin. Masyashort sila kung hindi ka mag-aambag kapag may gala kang inuuhan, tapos kasama ka lang dun sa ambagan ng una. Kaya ayan, kailangan kapag hindi ka makasama, kahit hindi ka makasama, ambag ka pa rin kapag naka-oo ka na. Pero, syempre, kung talaga namang ano, pero nga, kapag hindi ka nakasama, kung una pa lang, sinabi mo na na, uy, hindi ang makakasama, ganyan. Syempre, hindi ka na naman na isasali sa ambagan eh. Hindi ka na sasali dun sa mga toka-toka na bilihin, ganyan. Pero kung una pa lang talaga, nasabi mo na, understood yun. Kasi last year, ganon, may mga talaga sinabi una pa lang na hindi sila makakasama. Hindi na namin sila binilang sa mga mag-aambagan. Kaya okay lang. Eh kaso nga, yung sa van, kailangan, kapag nag-rent ka ng van, mahal. Kaya sobrang thankful talaga kami kay Tita Amaya nun, sa nanay ni Glenn. Tuloy talaga yung outing namin yun dahil sa van ni Tita. Kasi siguro, Tita, kailangan ko, mag-uha. Pwede mo kung nang wala ko sa hindi ko siya ubos. Okay, kasi siya sa'yo, bigay ko na siya, I'm sorry. Hindi ko lang kaya, hindi ko ubos. Kailangan ko. Last na, kapag may plano kayo para hindi talaga maging drawing, the day na magplano kayo, maghanap na kayo agad or magpamuk na agad kayo ng mga resort or mga places na doon kayo mag-i-stay. Kasi kapag pinlano nyo lang yan, tapos hindi nyo ginawa ng action, hindi talaga magkulo yan, magpapakiramdaman tayo kung sino magpapareserve. Hindi, tamad kami. So, walang gagawa yan. Kaya, si Regine, siya yung taga-harap namin ng mga reservingan, papareserve, ganyan. Siya yung contact person, siya yung toka doon. Kapag sure na talaga na may mga kasama, tapos G lahat, or G yung iba, papareserve na agad yan, kinabukasan pa lang, maghaharap na agad yan. Kasi nga, yan, kailangan nyo talaga ng action. Kailangan nyo talaga kulayan yung drawing nyo as soon as possible para hindi na matagal, tapos hindi na matenga, tapos hanggang plano nyo lang, hindi na nangyari, ganyan. Kaya, ayun lang naman, yung mga naging prinsipyo namin sa buhay, kaya lahat ng gala namin isa tutuloy.
I-re-review natin yung banana cake ni Carmela. Kita nani! Tignan nyo naman po. Nakalaman po. Ako yung model ng Nonny's Bake Shop. Sabo! No joke. Alam ko sa iba sa inyo naka-order na kay Carmela. Sarap. Ayun lang naman. That's all guys. Thank you for watching. Hindi ko na siya naubos. Pero pagkatapos ng video na to, ubusin ko to. Bye! See you again sa next vlog kapag sinipag ulit ako. Bye-bye!